Paulit-ulit na sinasabi ni Yusek Bantag, and I believe him, na haharapin niya itong kaso niya na ito. Tatalima siya sa ating legal procedures. But isa lang ang klinaro niya, which I agree. Once na may warrant of arrest na siya, huhuli na siya. Habang nandyan si Boying, hindi siya magsusurrender. Agree ako niyan. Kasi, to me, parehas kami ng pananaw ni General Bantag. Wala nang kredibilidad si Boying as DOJ Secretary. Personal opinion ko lang ito. Wala kang makukuhang patas na hustisya kay Boying. Please subscribe Kuya Isko Official. Hello mga kababayan, ayan ito po muli Kuya Isko Official. Meron po muli tayong panibagong upload dito sa ating channel na ito, na kung saan ito muli tayo dito kay General Macanas, no? Ito ay maraming topic po ito at himay-himay niyang pinaliliwanag dito, kaya napakagandang pakinggan po about kay Boying, Remolla, or dito naman kay General Bantag. So ganun pa man, siyempre pakinggan po natin ito at marami po tayong matutunan dito. Ganun pa man, shout out po sa lahat. At siyempre po, bago natin ipagpatuloy yung video, magbasa po muna tayo ng mga comment doon sa ating mga unang upload video sa ating comment section. Ngunit, iba't iba po yung comment na ating nababasa doon, pero mas lamang na lamang talaga ang mas sumusuporta kay General Bantag. So ganun pa man, ito, wala po tayong pipiliin sa at babasahin dito sa mga comment. Bagkos titingnan po natin kung ano yung mga comment dito na mayroong since ika nga kung tawagin. Okay, yung may say-say, no? Alright, so ito na po mga kaibigan. Alright, ang una kong babasahin dito ay galing kay Boding Atibagos, na kung saan ito yung kanyang sinabi. Bagkos ito yung aking comment pagkatapos nating basahin. Alright, ito yung sinabi niya. Sabi niya dito, sus, nakakasawa na mga iringan nyo. Lahat kayo nakapukos sa kaso ni Bantag. Samantalang nagmamahalan na ang mga bilihin, marunong pa kayo sa presidente. Ang daming sumasawsaw. Tapos sa susunod na eleksyon, tatakbo kayo. Alright, ayan. Ayan po yung sinasabi niya, no, dito sa kanyang comment. Bagkos ito kapatid, hindi po nakikisawsaw ang taong bayan. Tayo po ay concerned dyan sa mga usapin. Sa usapin ng bayan, no, hindi po sawsaw ang tawag dyan. Kung ikaw ay nandoon sa kaso at nakisama ka doon sa kaso na wala kang kinalaman, yung po ang tawag doon ay nakisawsaw. Pero kung ikaw ay magbibigay ng sarili mong opinion, yan po ay karapatan po natin bilang isang taong bayan o mamamayang Pilipino. Ayan po mga kapatid, para malinaw lang po sa iyo, pero maraming maraming salamat din sa iyo sa comment mo. Tama ka, nagmahalan ang mga bilihin, pero nakita nyo naman buong bayan dito nakapukos sa kasong ito. Dahil nga po, pag ito ay hindi masugpo, pag ito ay mananaig ang kasamaan sa kabutihan, asahan mo kapatid, ultimo pamilya mo, ikaw, anak mo ay madadamay dito. Kasi bakit po? Drugs po ang pinaka-sentro ng usapin dito. Yan po mga kaibigan. Kaya po ang ating mga kababayan, sa mga mas malalawak ang pag-iisip at nakakaunawa sa anuman ang kahihinatnan nito, ay talagang sinusuportahan nila kung ano ang dapat suportahan at yung tama. So hindi naman sinasabi dito 100% tama, ito ay sumusuporta para hindi manaig yung kasamaan sa kabutihan. Ayan, maraming salamat sa iyo, no, Boding Atibagos. Ayan, alright, so next, babasahin po natin yung iba pa nating comment dito. So ito naman galing naman kay Mike Santos. Nag-comment ka na nga lang, hindi pa maganda yung iyong comment. Bagkus babasahin natin at sagutin ninyo mga kababayan itong sinabi niya kung anong inyong masasabi. So ito yung sabi ni Mike Santos. Mga kampo ng demonyo, Bantag Kibuloy, fail doon, sobrang dami ng taga-ngak-ngak, lalo na sa social media. Masyadong defensive, ayaw makiisa sa investigasyon dahil mabibisto ang kaharian ng kasakiman. Nakita nyo po yung anong reaction dito sa mga sa sinabi dito sa comment ni Mike Santos. Ako masasabi ko dito mga kaibigan, ito ay walang sense na mga sinasabi or comment. Pero maraming maraming salamat sa iyo kapatid sa pag-comment mo at pagpapanood mo dito sa ating video. Bagkos ganito lang po yun mga kasimple lang po mga kaibigan. Okay na may mga kanya-kanya tayong opinion, normal na meron tayong sasabihin. Pero ilagay natin sa tama yung ating mga sasabihin. Kumbaga, yung may sense ba? May tama doon sa sitwasyon na nangyari sa ating bayan, no? Bayan po ang usapin dito. So relax lang kayo at huwag magalit, huwag mang away, or huwag magmura katulad nga po dito sa sinasabi ninyo. Kaya kapatid, good luck sa iyo at maraming maraming salamat sa pagpapanood nyo pa rin sa aking video at pag-comment dito. Ayan, proceed tayo sa pagpatuloy ng video na ito dahil medyo mahaba po itong video na ito. Ito po, pakinggan natin yung sinasabi dito ni General Macanas. Ito po, update!
sa pag-serve ng Subwena, ng ating idol ng bayan, si Atty. Balisong, hindi pa natatanggap ni Atty. Balisong ang Subwena. Yung procedural, yan po ang nakakainis po sa gobyerno. Yung walang common sense ba, kung ano lang yung nasa procedure, para bang mga kabayo na mayroong ano yung mata, ganun. Hindi sila mag-initiative ba? Procedural. Oh, kung saan yung last known address, doon eh, ibigay. Eh, according to Attorney Balisong, matagal nang hindi tumira si Yosek Bantag sa address na yun sa Caloocan mula noong ma-designate siya as Bucor Chief. Okay? So, last known address, edi sa Bucor, o ngayon, ang last known address to me is Baguio City. Hindi yung Caloocan dahil 2019 pa yun na address niya. Yun ang aking analysis. Ang last known address as announced in the media, Baguio City. Dapat itong mga sheriff ng DOJ, ano ba, takot silang magpunta sa Baguio? Or cellphone? Ang bilis ng mag-communicate ngayon. Initiative ba na look for Attorney Balisong? Ganun sana eh. Nako, delikado ang ating timbantag. Kasi, November 23. Yes, yun ang unang petsa na kalagay sa Subwena nga dapat mag-appear si Yosek Bantag. Dala niya na yung kanyang counter affidavits. Parang lotong Macau, mga katropa. Itong si Boying, hindi lang siya abogado, ano rin daw siya, chef. Chef, bakit? Eh marunong magluto eh. Lotong Macau, parang sinasadya para hindi makaprepare ng gusto ang ating timbantag. Para ano? So, mga kaibigan, let's pray for, ano ba ito, leading wisdom ng Panginoon para naman ang response ng timbantag maiprepare nila ng maigi. So, mahirap na labanan ito kasi kung sa softball, baseball, ako naglalaro noong kabataan ko, elementary, high school, softball, baseball. Importante yung maka-first base ka. Kasi, pag bat mo pa lang, strike out ka na, di wala na. Kaya lang, once na may naka-first base, yun, may puruhan na maka-home run, maka-score. Di ba ganon ang softball or baseball? So, ganito rin ito, itong legal battle ng timbantag, napaka-importante yung preliminary investigation. Kasi, baka dyan pa lang, manalo ng timbantag. Although, sino bang nagsabi? Attorney Roque, isa sa mga nire-respeto nating abogado, sabi niya, sa tingin niya, masasampahan ng probable cause si Yosek Bantag. Kasi mababa ang standard sa ating justice system sa pag-determine ng probable cause. Dalawa lang tanong eh, may krimen bang nangyari? And then, sino ang posibleng gumawa ng krimen? Yun lang. Yung kinomplaint ba ng police, NBI? Posibleng sila ba? Ganun lang. Kung may katiting na para, probable nga eh. Kung may katiting na parang yan na, o sige na, isang pa na. Plus, di ba, na ang fiscal prosecutor under ng ni Boying. Eh, ang Boying naman ang lumalabas na judge, di ba? Hinahatulan niya na nga guilty, pinapasurrender ng ating General Bantag. So, parang alanganin. But to me, positive thinking ako dahil nasa atin ang Diyos. Diba? If God is with us, who can be against us? I believe Yosek Bantag is an innocent man. Pinaratangan lang. Demolition job ito versus sa kanya. Kagagawan ito ng mga narco-politics. Kahit ganun pa man, umaasa ako na may pag-asang manalo
si Yosek Bantag sa fiscal, sa preliminary investigation. Ito lang ha, I hope I am wrong. Analysis ko lang ito. Yung iba, Sulweta, sino pa yun na charge? Yun, probable cause. But pagdating kay Yosek Bantag, dahil malayo na siya, walang link na klaro. Ang nakikita ko, ang resolusyon ng piskalya, walang probable cause kay General Bantag. Okay? Positive thinking. Anong sabi sa Bible? You are what you think. And then, life and death is in the power of the tongue. Kaya, kinoconfess ko ngayon, in the name of our Lord Jesus Christ, walang probable cause na makita ng piskalya against kay Yosek Bantag. Kung meron mang probable cause, yun na yun, Sulweta and the rest, mga akusado. Oh, si Escorial, sino pa yung iba? Diba? So, walang imposible sa Diyos. So, kaya importante itong pag-respond. Although sinasabi ni Attorney Balisong, pag tignan daw nila yung mga documents, may option sila na hindi nasasagot. Parang ganun. Kaya depende siguro sa bigat o ng paratang wala. I don't know. Basta naririnig ko palagi si Attorney Balisong na isang option nila yun. In case lang na may probable cause against kay Yosek Bantag, ang nalaman ko, kanino ba nagsabi to? Si Attorney Jimenez, si Pinoy street lawyer, yung ini-interview ni Katunin. Pwede ang Team Bantag, yung lawyers niya, pwedeng mag-file ka agad ng parang motion sa judge to motion for reconsideration to determine probable cause. Kung may ganun daw, in some instances, a-actionan ng judge para titignan niya yung probable cause bago niya itry. Kaya, ang daming remedies po, legal remedies ng ating Yosek Bantag. Kaya, huwag po tayong mabahala. Paulit-ulit na sinasabi ni Yosek Bantag, and I believe him, na haharapin niya itong kaso niya na ito. Tatalima siya sa ating legal procedures. But isa lang ang klinaro niya, which I agree. Once na may warrant of arrest na siya at huhulihin na siya, habang nandyan si Boeing, hindi siya magsusurrender. Agree ako niyan. Kasi, to me, parehas kami ng pananaw ni General Bantag, wala nang kredibilidad si Boeing as DOJ Secretary. Personal opinion ko lang ito. Wala kang makukuhang patas na hustisya kay Boeing. Eh, bakit ako magpasubmit sa hustisya na yan na nandyan man si Boeing? Kaya maganda pa, out of delikadesa, resign na lang muna si Boeing. Self, delikadesa nga eh. Siya nang mag-volunteer kay PBBM na mag-resign. At si PBBM naman, sana maramdaman niya ang pulso ng taong bayan na marami nang naiinis kay Rimulya at nadadamay si PBBM. So, let's pray. Alright mga kaibigan, ay narinig na natin no, iba't ibang topic dito ang ginawa ni General Macanas. Yung isa dito, yun nga yung pagiging mag-resign si Boeing, pero tingin ko ay malabong mangyari dahil nga kung wala siyang delikadisa, talagang hindi po siya magre-resign. Kaya nga mangyari dyan, talagang labanan lang talaga sa kaso ni General Bantag or ng abogado niya. So, ganun pa man, abangan natin ang mga susunod na kabanata nito. Bagkus itong video na ito, ay hindi ko lang agad na upload, pero ngayon po may mga update video na dito tungkol kay General Bantag dahil yung kanyang abogado ay nag-appear na doon sa korte, no? At nag-submit na ng mga papeles. So abangan natin mga susunod nating upload video. So ganun pa man, support natin General Macanas TV is TG channel po. Pakipuntahan po yan at nandyan po yung kompletong mga detalye at iba-iba pang mga mapapanood ninyong balita dito sa mga nangyayari sa ating bayan. Maraming maraming salamat muli. Kuya Isko Official, pakisupport po. And Gwapong Bihero TV, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagpapanood sa ating video at pagsubaybay sa ating mga upload video. At syempre, pagsuporta kay General Macanas at kay General Bantag. Maraming maraming salamat po. Thank you very much po. Bye-bye.